At ikaw'y aking nakita. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako'y nasasabi na ikaw ay makasama. Bilang 6:22-27, ang pagbebendisyon ng mga pari. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ang mga salitang ito ang bibigasin nila sa pagbabaspas nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa't subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ganito nila pamagitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ngang pagpapalain ko sila. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Alison Gorospe ng First Peacemakers Church of Cainta. At ngayon po, ating pangalawang linggo ng Pagsambahay Balik Tanaw Series. Dito po, binabalikan natin yung mga mensahe sa nakaraan na naging makabuluhan at nagpalakas din sa atin bilang isang iglesia. At ito pong mensahe natin ngayong umaga ay hinugot pa natin sa mga files natin 4 years ago. No, ito po ay isang preaching 4 years ago tungkol sa the priestly blessing o yung Birkat Kohanim na akin pong binibigkas pagkatapos ng gawain ito, yung benediction, no? Laman po ng ating benediction. Well, anyway, bago po tayo magpatuloy, dais ko pong batiin lahat ng patuloy na sumusubaybay dito sa atin. At yung First Peacemakers Church of Cainta, kasama na ang Missionary Outreach of the Philippines, lahat ng mga iglesia na bumubuo nito. At sa lahat na rin ng ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay. Without further ado, dahil medyo
exposition, yung ating pakikinggan ngayon, hindi ko na po katatagalin pa. Ang ating message ngayon ay yung The Priestly Blessing. God bless you. Kailangan banggitin itong Nazareth vow. Kasi yung mga anak ng Diyos, ito po yung itinalaga niya Itinalaga niya para sa kanya. The Nazareth vow is a pledge of oneself to the Lord. Kaya lang sa New Testament, makikita natin dito na yung pagtatalaga, eh hindi na nanggaling sa tao, kundi nanggaling na sa Diyos. Nung ikaw ay tumanggap kay Kristo Jesus ang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, nung ikaw nagtiwala sa Kanya, ang sinasabi po sa banal na kasulatan, na mababakikita po natin yan sa Aklat ng Roma, na ikaw, ay hindi lang sa Aklat ng Roma, Ephesians, saka yung Thessalonians, sinatapos natin, di ba, binanggit yan, ikaw ay, ibinubukod na. You are set apart. Talagang, you are set apart for God's purposes na ito. At ito, wala nang time frame ito. Bagula nung ikaw ay itinalaga hanggang mamatay ka na nun, ikaw ay para sa Panginoon. Kaya tingnan nyo, yung significance, ha? Tapos sa huling-huli ito na, makikita na natin na ginamit niya na yung priestly blessing dito. Okay, yung priestly blessing, ang tawag nila dito sa Hebrew is Birkat Kohanim. Nasa likod ng program niya yan. Traditionally, ang ginagawa dito, every morning, binabasbasan ng mga sacerdote, mga priest, yung lahat ng mga tao, pagkatapos ng sacrifice sa temple. Sa Israel ngayon, ginagawa pa rin ito, binabasbasan pa rin nila after ng morning sacrifices. Pero iba, wala na yung animal sacrifices . Pero ibig sabihin dito, meron sila ritual na ginagawa. Tapos, bless pa rin nila yung mga Israelites. At yung mga kasama ng reliyon nila. Sinasabi dito sa mababasa natin ngayon, parang background lang ulit, bago natin isa-isayin, ha? Naka-prescribe sa Torah. O, itong nabasa yung Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Naka-prescribe dito na pwede lang gumawa ng pagbabasbas ay yung mga descendants ni Aaron. Yung mga galing sa dugo o sa lahi ni Aaron. Walang ibang pwedeng gumawa nito. Nung nire-research ko nga ito, sa mga synagogue sa Israel, ginagawa pa rin daw . At yung talagang mga descendants ni Aaron, ang nagpapahayag ng blessing. Ganito nangyayari yan. Para mabigyan kayo ng idea, no? During yung worship service nila, yung mga, hindi na priest yun . Anong tawag natin sa priest, yung mga sasandote, aalisin nila sa patos nila, pagkatapos, huhugasan nila yung kanilang mga kamay. Pero hindi sila pwedeng gumawa nito. Ang pwedeng gumawa ito, mga Levites lang . Levites ang maghuhugas sa kanilang mga kamay. Parang si Aaron, diba? Pinaliguan nga siya ni Moises . Pagkatapos doon, sila po pupunta doon sa pupunta doon sa ark. Asan sila? Sa ark ngayon, parang altar na. No? Altar na yung representation. Pupunta sila doon. Pagkatapos sila pumunta doon, isusot nila yung talit. Yung talit, yung prayer shawl. No? Susot nila yon. Matapos sila masuot yun, mananalangin sila. Blessed are you, O Lord our God, King of the Universe, who makes us holy with the holiness of Aaron. Parang pinapanalangin nila . Kayo po nagpapapanan sa amin. Pagkatapos nun, haharap sila sa tao at ibibigay na nila yung kohanim, yung binasa natin kanina. At paano nila gagawin ito? Yung dalawang kamay nila, i-describe ko,
pagsasamahin nila yung palms outward. Tapos ganito po yun. Okay, wala. Parang ano, parang si ano, no? Parang, parang yung ano, parang yung, ano? Illuminati din. Parang yung ano, parang yung si The Vulcan, di ba? Diba? Vulcan, ganyan. Di ganyan, ano? Yarap nila ganyan. Which is, okay, ganito, no? Lahat ng mga priest, harap sa tao. Tapos, itataas silang kamay nila ganito. Okay. Yung ginawa kong ano, yung ginawa ko sa aking kamay, ito po ano, ito po yung ito po yung letter na Shin sa Hebrew na emblem ng Shaddai. Yung Shaddai, ibig sabihin ng Shaddai, God the Almighty. So represent niya yung God the Almighty. So pag ginawa nila to, naniniwala sila na yung divine presence ng Panginoon. Old Testament ito eh. Hindi pa dumarating si Kristo Jesus. Hindi pa naman. Naniniwala sila, according to the tradition, no, yung divine presence ng Lord would shine through their fingers, ng mga priest. Would shine through the fingers of priests as they bless the people. Tapos ganito eh. Okay. No one is allowed to look. Walang pwedeng tumingin. Kasi ito yung banal eh. Kabanhalan nito. So pagka tinasa lang kapay ng ganito, ayaw mag-iwalay. Pag tinasa nilang ganyan, lahat ng tao o lahat ng mga iblebles, yuyuko na. Because it's going to be disrespectful to look at God's ano, shining presence. So ganito yung ano, ganito yung pamamaraan according to Jewish tradition. Tapos pagka ginawa nila to, pag binigkas nila, para makita lang natin yung significance ito ha, pagka binigkas nila yung kohanim o yung birkat kohanim, pag binigkas sila, traditionally God's shining presence would shine through their fingers, sa palm nila. At ito eh yung buong assembly ay magpupunok ng presensya ng Diyos. Parang ano, no? Parang... kaya yung mga ano, pinapanood din yun na kuhan sa Japanese na anime, no? Mas naulay yung ano, mas naulay yung Biblia dyan, no? So ito po yun. Saan nababanggitin ito? Tapos, siguro, ano, mamaya ko na ibibigay yung significance sa bawat isa. Pero, kung titignan natin ang purpose ng Birkat Kohanim, ang ibig sabihin nito, ninanais ng Panginoon, Odet, ano ba yung desire? God desires. Mas maganda yung natin deeper for desire. Inaasam ng Diyos na kanyang pagpalain ang kanyang mga hinirang. No, inaasam niya eh. Pagpalain niya. Hindi ito isang bagay na kailangan nilang hingiin. Kasi pagka ikaw ay hinira ng Diyos, ito po ano eh, ikaw ay nagiging responsibilidad ng Panginoon na pagpalain. Ayun yung kanyang ano, covenant sa'yo. Pagpalain ka. Not because of what you've done, but because of His grace. But because of His grace, dahil sa kanyang biyaya. And this is the whole point of this blessing. Kaya nga, na-apply ito sa atin eh. This is a blessing eh. As I mentioned earlier, binanggit ko na kanina, pero ulitin ko, no? Magandang observe dito, yung pananalitang ito, hindi galing sa mga priest. Tignan mo, sabi niya, oh. Sinabi ni Yahweh kay Moses, verse 22. Sabihin mo, verse 23 na, sabihin mo kay Aaron at kanyang mga anak na mga salitang ito ang bibigkasin nila sa pagbabasbas nila sa mga Israelita. These are not human words. These are the words that come from God. Dinikta ito, sasabihin ninyo. So titignan mo, pagka, dahil ito sinabi niya, dahil po ganito yan, ano eh,
siguradong lahat ng ano sabihin nila, ito po eh, may tiba, ito yung mangyayari. The word of the Lord stands forever. Di mo ba? Isaiah. Kaya, when they, you know, when they proclaim the words, it's as if God has proclaimed the words Himself. Parang ang Diyos na mismo nagsasabi. Kasi yung author ng sasabihin nila, hindi galing sa kanila, kundi galing sa Diyos. Ano ka ba natin? Ba natin? Divided ito sa tatlo. At sa tatlong ito, each part, bawat part ng ano, ng nag-blessing na to, starts with the name the Lord. Gagamitin ko yung ano, King James Version, ha? Kasi siyempre pagka isinalin sa atin eh, sa Pilipino eh. Alam naman Pilipino, hindi subject ka na, ano ba na una? Subject ba na una sa Pilipino? Hindi, no? Magbabaliktad yan eh. No, yung pagpapalain ganawa ng Diyos. Hindi may pwedeng, the Lord will bless you eh, diba? Pero dito, it always starts with the word, the phrase, the Lord. Lahat ng ano, lahat ng yung tatlong ito na makikita natin, the Lord bless you and keep you, number one. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you, second blessing. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ito yung pangatlo. It always starts with the phrase, the Lord, ang Diyos. Ano pong sinasabi nito? Ang sinasabi po nito, lahat ng blessing nanggaling sa Panginoon. Hindi sa'yo. It signifies that the source of blessing comes from God. At Kanya nga buong pusong ibinibigay ito sa'yo by His grace. Hindi dahil ikaw naging mabuti, hindi dahil ikaw naging matapat, hindi dahil ikaw a good boy ka, hindi. Kahit na ikaw ay palpak, pero ikaw ay hinirang niya, dahil ikaw ay nagsuko ng iyong ano boy sa'yo, ipipesto niya yung blessing sa'yo in spite of what you have done. Bakit ganon? Eh kasi para walang magmalaki. Yung natatanggap mong blessing ngayon, hindi karapat dapat kong tanggapin. Ano yung blessing na to? Una, yung buhay mo. Ano to? Pamilya mo o family mo or anything na yung any good thing that happens to you do not deserve it. Hindi mo karapat dapat tanggapin ito. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos at kanyang biyaya sa iyo, tinanggap mo. Ayun po yun, tinanggap mo. You do not deserve it, pero tinanggap mo. Kaya ano, out of His own grace eh. Tapos na-notice ko ito, siguro ako na lang ito ha, pero palagay ko pwede rin gamitin eh. Tatlo yung part ng blessing eh. So siguro it may refer also to the Trinity, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay. Tingnan uli natin yung ano, yung blessing na ito. Now bagamat yung priestly blessing, yung ano, yung kohanim binigkas o binanggit ano po para sa maraming tao. Pag tinignan niyo yung mga pronouns niya dito, singular. No? Singular ito. Directed to a community, pero yung pronouns niya, singular. The Lord bless you. Ano sabi? The Lord bless Rene, Brother Rene. The Lord bless Sister Cora. Ganun, diretso eh. Singular. Ibig sabihin, yung blessing ng Lord, hindi naman tumutukoy sa sambayanan, tumutukoy din sa yung sarili, individually. And what is this saying? Ang sinasabi nito? Ang sinasabi nito, ganito. The Lord blesses the whole nation by blessing individuals. And the Lord blesses individuals by blessing the whole nation. Parang ganun eh, no? Blessing the whole. Ganito po nangyayari dyan eh. He can bless nations, but He will also bless you personally. Ikaw. Pare-pareho ba pangangailangan nyo? Pare-pareho ba pinagdaanan natin lahat? Iba-iba tayo, no? Iba-iba tayo. Ibig sabihin, yung package na ito, oo, tutugon sa atin bilang isang iglesia, pero sa'yo rin. Personally sa'yo. Ikaw. Kasi mas alam ng Diyos kung ano pinagdaanan mo, mas alam niya
ang iyong pangangailangan. So tingnan natin in detail yung unang-una. The Lord bless you and keep you. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. The Lord bless you. Sa tingin ko dito, yung the Lord bless you is the declaration, yung pagpapahayag. Yung praise that and keep you is the affirmation. Promise, tapos affirmation. Yung pagpapala na ito, sinabi ng Panginoon, tapos ito'y pinagtibay ng salitang and keep you. To say it plainly, ganito yan. At say it plainly, mga kapatid, ha? Ganito yan. Ang intention ng Panginoon ay para sa ikabubuti mo. Naniwala ka dyan? Tama ba? Tama ba? Naniwala. Ang intention ng Lord ay sa ikabubuti mo. Pero dinagdagan niya yan eh. Oo, totoo. Ikabubuti mo nandiyan dyan. Pero dinagdagan niya ito. Sabi, He will preserve you. Pangangalagaan ka niya para yung kabutihan na binigay niya sa iyo eh may enjoy mo. Yung ano maranasan mo. Ha? God's intention is for the good, for your good. And He will preserve you to enjoy that blessing or that good. Wala na akong masasabi siguro ano dito eh, words maliban dun sa ano, na sinabi ng ang bagong Biblia. Kasi sabi dito sa bagong ang Biblia version ng Romans 8:31-32, ganito pagkasabi. Ano ang sa ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na rin, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad? Yun ang gusto ko dito eh, sa Biblia eh. Nang walang bayad ang lahat ng mga bagay. If you belong to God, God will bless you regardless of whether you've been faithful or not, kahit na hindi ka nagtapang. Kasi pangako niya ito eh. Yung blessing niya is not based on merit sa ginawa mo. Diba sabi, walang bayad ka, diba? Sabi niya, walang bayad. Tayo lang naman ang mahilig mangako eh. Tayo lang. Lord, gawin mo lang ito, maglilingkod na ako sa iyo. Diba? Lord, magkatrabaho lang ako, dapat ako magbibigay para sa gawain. Lord, yung deal na ito, pag na-close lang, sasagutin ko ang project ng iglesia. What happened? Lord, sagutin niya lang ako. Lord, sagutin niya lang ako, mag-i-involve na ako sa ministry ng church. We have so many promises. Nangangako tayo. Ha? Totoo ba? Totoo ba sinasabi ko? Okay? Bato-bato sa langit, magbulan, at tumaan. Hindi, may kailangan eh. Sabi ko to eh. We have so many promises that we have to give to God. Pero ganito eh. Hindi naman nakasalalay dun sa gagawin mo ang blessing ng Lord eh. Ang commitment ng Lord, commitment niya is to bless you. He will. Kaya nga minsan eh, nakikita mo, very, very unfaithful ka. Nakikita mo, hindi ka naging ano, o na-realize mo na hindi ka mainit sa Panginoon. Eh, yun may dumadating na blessing pa rin sa'yo. Hindi ko parang makakaya, no? Parang naliliit ka. It greatly humbles you. Because God's promise, God's commitment is to bless. Commitment niya. I-bless ka regardless. That is His commitment. Kaya nga ano eh. Kaya nga kita nyo. Sige, palamangan natin ang Panginoon. Kaya nakita nyo ang inuna dito, yung Nazarite vows. Ang ganda ng awit natin kanina. Hindi kami nag-usap, by the way, ha. Hindi nag-usap yung praise team dito. At saka ako. Yung pati yung, I have decided to follow Jesus, no turning back. Yung una, no? Yung mga lyrics siya, tapos yung susunod na awit. Ang ganda, it signifies ano eh. It signifies yung intention mo, oh, Panginoon.
Pero mo tao magfe-fail eh. People will fail. But God will continue to be faithful. God will continue to be faithful. Ayun ang ano, ayun ang mas mahirap, no? Mas mahirap lunukin. Siguro ginagawa ng Panginoon ito para talagang makita mo yung ano, yung pag-asa mo siya lang. At ma-develop sa puso mo yung tinatawag nating gratitude. Pusong nagpapasalamat. Because you don't deserve it. Yung gratitude lang talaga ano eh, makakapag-lead sa iyo sa tamang worship. Eh. Totoo, no? O karapat dapat na worship sa Panginoon. Kasi dito talaga, Lord, hindi naman ako ganito eh, Lord, hindi naman ako ganito. Bakit mo pinag-bless pa ito? Why are you so good to me, O God? Why? And yet I failed you so many times. Why are you so good to me? Because God promises to be good to you. Dahil ikaw ay kanyang hinirap. Wala natin, no? Tinti, no? Tinti talaga eh. Sabi, kaya pagkano, huwag yung bali, wala yung pagkano, gano'n tayo, papaya. So ito po yun, no? Hindi lamang i-bless ka, pero pananatiliin yun yung blessing na yun sa'yo. The Lord bless you and keep you. Pangalawa, the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. At kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Alam mo itong ano, itong phrase na ito, the Lord make His face to shine upon you. Ang ano nito, ang reference nito yung si ano eh, si Moises. Yung sa Exodus chapter 34, verse 29 to 35, nung humarap si Moises sa Panginoon, marap siya, nakausap niya face to face. Ang pangalan, hindi naman talaga face to face yun kasi talagang hindi pa pwede makita eh. Nung siya pumasok sa presensya ng Diyos sa Mount Sinai, ang nangyari po eh, yung kaninglingan ng Panginoon nag-reflect sa mukha niya. Kaya yung mga Israelites, yung mga tingin eh. Dahil nagdiningling ang kanyang mukha. Talaga, ano talaga ang yung brightness, no? Na ano na ang kaninglingan ng Panginoon nakikita sa ano sa kanyang mukha. I believe the Lord is telling us ngayon na itong part na ito, no, the Lord make His face shine upon you, eh, inaasam din ng Panginoon na yung kanyang presensya ma-experience mo katulad ng pag-experience ni Moises. Personal. Nagliliwanag. The Lord desires to make His presence known to you. Kaya lang, tignan niyo ang pagkakaiba. Okay, makinig kayo. Ito para maalaga. Kasi i-relate ko sa New Testament eh. Nung si Moises umakyat sa bundok, lahat ng Israelites natatakot. It is on the context of terror. They were terrified in the presence of God. Kasi alam niya pagka yung presensya ng Diyos, eh dumating, mamamatay sila lahat eh. Dahil hindi sila dalisay. At lahat ng makasalanan, mamamatay. Eh lahat naman tao makasalanan eh. Ito yung context nun eh. Natakot sila lahat. Di ba yung matagundong yung ano sa Mount Sinai? And they were so terrified with God. Pero ngayon, iba ngayon eh. When Christ died for you and for me, redeem niya tayo sa ating mga kasalanan, anong nangyari eh? Yung presensya niya, yung presensya ng out of mercy na ito, out of love, pag-ibig. Ibig sabihin, ikaw ay lumalapit kay Kristo o ikaw ay lumalapit sa Panginoon, hindi dahil ikaw natatakot. Lumalapit ka dahil iniibig ka niya. Nararamdaman mo yung kanyang pagmamalasal at pag-ibig sa'yo. So iba yung context eh, ngayon eh. No, kung titignan mo sa New Testament, because Christ is already in you. The presence of God is in you. May katanungan na ano eh, na noong college ako eh, how big is God? How big and wide is vast domain? To try and tell, these words can only start. He's big enough
to rule all the universe but small enough to live within my heart. Kita mo yung ano, kita mo yung blessing mo ngayon. Nung tinitingnan ko to, I was so humble. Lord, ang dami pala talagang tinatanggap ko ngayon. Ang dami pala mga bagay na dapat kitang pasalamatan. Biro mo yung presensya niya, na nasa iyo. Eh sa kanila, takot na takot sila noon eh. Matagal na tingnan yung mukha ni Moses. And it was on this context na talagang takot na takot sila. Pero ngayon, iba eh. Iba ngayon. Sinabi, meron ka ba makikita sa mga Gospels na for God so loved the world that He gave His only begotten Son? No? For God is going to judge the world and if you do not come to Him, ganun ba ang message ni Christ? Hindi eh. Message ni Christ, love eh, no? Sa pag-ibig eh. Tingnan natin ito. Although from time to time, meron mababasa mga ganun ha. Pero lahat lang yun sa hindi na nagtiwala sa Kanya. But the first message of the Gospel is always on love and grace. Love and grace yan. Love and grace and God's faithfulness. Naano ko dito eh. Nung pinag-aaralan ko ito, nung tinitignan ko, no? Parang naiyan ako eh. Kaya dahil palang ginawa sa akin, no? Ganito pala katindi yung pag-ibig mo sa akin, no? Minsan, nababaliwala natin. Oy, pwede yan ginagawa para sa akin. Pangalawang part dito, the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. Okay, yung phrase na make His face shine, ito yung isang experience ito na yung kagalakan sa presensya ng Diyos. Kagalakan sa presensya ng Diyos. It is an intimate experience with God. Katulad ni Moises, nung siya nakipag-usap sa Mount Sinai, kausap niya face to face ang Lord, Of course, problema lang kay Moises, ang naging context ito, yung takot eh. No, takot. Pero dito nakita natin, na yung the Lord makes face to shine upon you, yung natutuwa eh. Tapos eh, yung kagalakan. Sa akin ha, ito eh, kagalakan dun sa presensya niya. May kanta si yung composer na to? May kanta sa presensya niya. Anyway, mamaya maalala ko. I'm sorry, no? Kasi mga things like this, biglang pumapasok lang, sa mind ko. But anyway, ito po yung ibig sabihin nito. Parang ganito yan. The people of God as a whole would have some sense of God's glorious presence in their lives. May sense sila. Noon, pinupunta nila ito sa templo. Pumupunta sila sa tabernacle. They go to Jerusalem to experience God's presence. Pero ngayon, available na sa'yo anytime, anywhere, kahit anong oras ka lumapit sa trono ng Diyos. At tingin at lumapit sa kanyang presensya, nandiyan na. Ang laki ng privilege na nakukuha natin ngayon kaysa sa kanila noon. Alam na privilege ito eh. And yet, ini-stop mo lang yung presensya ng Diyos. Samantalang pwede ka na magpunta anytime because Christ is in your heart. Anytime. Nandun siya. Panguli-muli. The Lord lift up His countenance upon you, and give you peace. Yung idea ng lift up His countenance, sa Tagalog pagkasabi nito eh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ano ibig sabihin ng lingapin? Gagamitin ko yung word. Ano ibig sabihin ng lingapin? Lingapin. Ha? Lingapin. Wala, hindi lang yun. Yung buong attention ng bibigay sa'yo. Attention niya. Kailangan explain ko to. Kasi ang sense nito parang ngumingiti ang Diyos. Ngumingiti ang Diyos sa presensya mo.
Pag nakita ka yan ng Panginoon, ngingiti siya sa presensya mo? Ha? Sa ano, sa ating palagay, hindi ano, kasi marami tayong mga ano eh, mga kasalanan nagagawa eh. Pero alam nyo, every time makita ka ng Panginoon, ang nakikita niya, ang nakita ni Yahweh, ang nakikita niya si Kristo Jesus. Yung natapos na nagawa ni Kristo Jesus sa krusang Kalbaryo. Ngingiti siya dahil binayaran ni Kristo Jesus ang kasalanan mo at kasalanan ko. Ngingiti siya dahil ikaw naging karapat-dapat, hindi dahil sa iyong sarili, pero dahil sa natapos na gawa ni Kristo Jesus sa krusang Kalbaryo. Bakit? Tawa mo ba? Sige, wala pa ka natin Panginoon. Balang gusto mo walang Panginoon na siya. Let's go and fight that. Not because of what we have done, but because of what Christ had done on the cross of Calvary. The idea of lift up His countenance is that sensing God smiling. Kailangan i-dalin ko sa context doon eh. Kailangan i-dalin ko sa context doon. Doon, pagka ikaw ay pumunta sa ano, sa isang Middle Eastern court o sa court ng isang hari o sa court ng isang sa isang emperador, minsan hindi matitingin sa iyo sa mukha mo ng emperador eh. Kasi naiinis eh. At pupunta dito yan. Kasi dami na lang na ginagawa kayo. No? Tapos, hihingi ng presensya nila. No? Then they will ask for the presence. So, tapos kaya pagdating mo doon, meron bang hihiligin yung ano yung monarch, yung king. Yung sir, di ba nakatingin sa iyo eh. Hindi kasi kasunod, kahit kakusapin ka eh. Minsan, maiinis pa. Maiinis pa. At pag nainis pa, eh yari ka doon, no? Nainis pa. Pero, ibang klase talaga na pag ikay humarap sa hari. Tapos pagharap ng hari, nakita ka, ngumiti yung hari. Ibang klase yon. Ngumiti yung hari because He is pleased with you. Saan nangyari ito? Sa kwento ni Esther, di ba? Sa kwento ni Esther, si Haring Ahasuerus, hindi ka pwedeng basa-basa pumasok sa ano niya? Sa court niya. Na wala kang paaral, kundi bitay ka. Patay ka talaga. Eh, inattempt ni Esther. Pumunta, sabi niya, mag-pray nila lang ako kasi hindi ko alam kung anong gagawin ng hari. Hindi siya invited, pumasok siya sa court ni Ahasuerus. Anong kwento doon? Nababasa natin sa ano, Esther chapter 5, verse 1 to 3. Tingnan niyo na lang, anong kwento? Nung nakita siya ni Haring Ahasuerus, yung ano, yung wand niya, in-extend niya, ibig sabihin, I am pleased with you. Natutuwa ako na pumunta ka ngayon sa aking court. Alam niyo ba, ganyan yung feeling ng Lord every time na lumapit ka sa Kanya in prayer? Alam mo ba, natutuwa ang Panginoon every time na hanapin mo ang presensya niya? Oh, every time na ikaw, in your prayer time, you seek God and seek His presence. Iba, pagka humiti sa'yo, ano, King of Kings and Lord of Lords. Eh. Again, hindi humingiti dahil sa nagawa mong kabutihan, hindi. Regardless of what you have done, because you are God's people, chosen ka niya, hinirang ka niya, when you come before His presence. With thanksgiving, nakikita niya parati si Kristo Jesus. Siyempre, pag nakita niya si Kristo Jesus, ngumingiti ang Panginoon. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ano yung peace na ito? Yung peace na ito, binanggit na doon sa nakaraan natin pag-aaral, peace that transcends all understanding. Pero yung peace na binanggit dito ay yung salitang shalom. Shalom in its most expressive fullness. Shalom in its expressive fullness. Hindi lang absence of war, pero ito isang positive state ito eh, ng rightness and fullness of well-being before God. At yung peace na ito, kanino galing? Sa Diyos lang. Sa Diyos lang. Sa Kanya lang nanggagaling yung kapayapaan ito. Kaya nga eh, kaya nga, sana mamaya, pagka dineclare ko ulit itong priestly blessing,
Huwag natin paliwalay. Misan-misan, dinedeclare ko, pinagkwekwentuhan pa eh. Kasi nadalang yung, ano, yung meaning nito eh. Siguro pinaka-impressive element nitong ano, passage na ito, yung huling-huli. Sabi sa verse 27, ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak ng pagpapalain ko sila. Ano ibig sabihin ng tiyak? Sigurado. Ano pa? Sige, ano pa? Yung tiyak pa, pwede, ano, pwede mag-miss yan, pwede yung... Pag sinabi tiyak, tiyak, sigurado. Walang mintis. Ano pa? Sure, ano pa? Sa tiyak. Walang mintis. Siguradong pagtiyak ng pagpapalain ng Panginoon. Now, ang intention ng Panginoon, ilagay niya ang pangalan niya, ilagay niya ang pangalan niya sa kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng basbas na ito para sabihin na sila ay ano, kakaiba sila. Ang mga tao ito, hinirang ko. Mahalaga sila sa akin. Hindi ko sila pababayaan. Parang spiritual brand mo yan, identification mo eh. Minarkahan ka eh. Ito sa Diyos ito. Alala ko yung ano eh, naalala ko nga nung mag-a-apply ako sa ano eh. Sa LTO dati, hindi pa LTO natin. Oh, merong tumakbong ano eh, merong tumakbong vice mayor noon na medyo kalapit ko eh. Hindi ko na sabihin kung sino ah. Pagdating ko to, naghihintay ko na matagal. Nakita niya ako, nandoon siya. Ah, oh, kasi yun yan, ha? Baby, ako eh, kasi yun yan. 15 minutes ako ko yun ako, nalakad ko. Okay, ano ibig ko sabihin dito? Ano ibig ko sabihin dito? Hindi palakasan. Hindi, tatang palakasan, palakasan. Ang tama, tatang palakasan. Malakas ka sa Panginoon. Sabihin mo nga sa Panginoon, malakas ka sa Panginoon. Oh, may favor ka eh. May favor ka eh. Ay talaga nabit ko malakas, no? Malakas ka sa Panginoon. May favor ka sa Panginoon. Oy! Eh, kumbaga, pamilya ka niya eh. Pamilya ka niya. Alam mo, pwede nga yung sa ano, sa mundo, di ba? Sa mga ano, sa mga Visaya Nation, pagka ano, pagka Cebuano ka eh, kakakom, na-communicate po, okay na eh. Ayos na yan, tapos agad. Lalo na mga Ilocano. Kasi Ilocano, approve without thinking eh. Pagka alam na, Ilocano ka, approve without thinking. No? Ganun eh. No? Ibig sabihin dito, I'm going to use it on a positive, ano, positive note ah, on a positive aspect, na pag ikaw, lumapit sa Diyos, parati ka niyang pakitinggan, hindi ka niya itatakwil. Dahil mahalaga ka sa Kanya. Ang tanong ko lang eh, ilang beses ka bang lumapit sa Kanya? Alam mo, kahit anong oras, anong time, hindi ka tulad ng mga monarch noon, hindi pwede. May mga certain time lang, ang Panginoon na ito, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, lumapit ka anytime, tatanggapin ka. Kasi yung favor niya, nasa sa'yo. Ang prayer na ito, designed to help people experience the reality of the blessing of the Lord. Ito yun. So nakuha natin yung message, Ima. Ay sa'yo na lang.
Dakila ka sa buhay ko, ang labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man tarapat dapat ay iyong pinatawad at binigyan Sana po marami tayong natutunan sa mensaheng ito at na-energize ulit tayo ng preaching na ito. Alam niyo po yung priestly blessing na ito na inumpisan sa panahon ni Aaron para po itong isang river, isang ilog ng pagpapala na umaagos nung unang-unang binigkas ito. At of course, ang talaga pinanggalingan ay ang Panginoon at lahat ng lahat ng tao ay pwedeng mag-wade dito at kanyang tanggapin yung kabuuan ng blessing na ito. Pero kailangan makipag-isa ka po muna kay Kristo Jesus na pagka ito po binigkas, ito'y nagkakalaman sa buhay ng lahat ng mga mananampalataya o lahat ng kinikilala ng Diyos na sa Kanya. Hallelujah! Marami pa akong kwento dito, kaya alam, medyo mahaba na yung message natin, kaya tayo po'y dadako na sa closing prayer. At pagkatapos nito, bibigkasin uli natin yung priestly blessing. At tayo po, maghanda na atin pong sundan ng amin yung lahat ng mga bibigkasin na pananalitang ito. Tayo po ngayon ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa mensaheng aming nadinig. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy naming maaalala ang sangkap nito. At every time, Panginoon, na ito'y bigkasin. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y magkalaman sa aming buhay. Kasi po, ito po talaga ay isang ilog ng pagpapala na nanggagaling sa iyong puso, Panginoon, na sa pamamagitan ni Kristo Jesus, lahat kami, Panginoon, ay makatatanggap nito. Sa oras na to, Panginoon, dinadalangin namin na patuloy kang mag-ahari sa buhay namin araw-araw. At ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay ng iyong kalinga sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you.